Hi everyone, welcome back to my channel. For today's video, we're going to do something techy related. Although hindi ako tech vlogger, it is not a tech channel. It just so happened na meron akong biniling bagong phone and gusto ko siyang i-share sa inyo anong meron siya and so on and so forth. Kasi meron akong mga coworkers na yan, minsan nanonood ng videos ko and it happened na napanood nila yung previous video ko, which is yung Shopee haul. If you're interested, you can go check that video out and put it in the card above. So, na-mention ko siya doon na, yeah, sa Shopee ko siya nabili. And they are curious kung okay ba siya, kumusta siya. So, sabi ko, gawin ko na lang siya ng separate video. Although, hindi yung super in-depth kasi, like what I said, hindi nga ako tech vlogger. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga basic information about the phone, basic features na meron siya. But I hope panoorin niyo siya hanggang sa dulo kasi this phone for me is really good. So hopefully magustuhan niya rin siya. Alright, so yung phone yung binili ko is yung Realme XT. I don't know if you're familiar with the brand Realme, pero I've seen Realme sa mga kiosk, sa mga malls. Last year ko lang siya napapansin. Not really sure though kung kailan siya as in officially nag-start sa market. Pero for sure, pag nagpunta kayo sa mga malls, ganyan, makikita nyo na yung stall ng Realme. So itong si Realme XT, hindi ito yung pinaka-latest nilang phone na released. I think this one, if I'm not mistaken, September ata siya na-release sa market. So medyo ilang buwan na rin ang nakalipas. Pero yeah, I don't have any problem with that kasi so far, so good. I've been using this phone pala for I think 3 weeks or more na. Siguro pa 1 month na rin. And so far, gustong-gusto ko talaga siya. And mostly, ginagamit ko lang naman siya for social media, for texting, call, and then yung camera. Ganyan. Pero sa gaming, hindi kasi ako gamer, so hindi ko masyadong alam kung kumusta siya doon. Pero so far, dun sa mga areas na yun, okay na okay siya sa akin and wala naman ako naging problema. So, bago ko ipakita sa inyo yung phone, start muna tayo dito sa box. Yan, para at least alam nyo kung ano yung laman niya. Ganyan. So, very basic lang yung itsura ng box, like the usual na mga box na mga cellphones na binibili natin. In front, ito yung makikita nyo, Realme XT, and then yung itsura ng phone. And then dito, may mga nakalagay na Realme XT. So, upon opening the box, ito yung una nyong makikita. Meron kayong ganyan, maliit na parang karton. It says here, hey, welcome to the Realme family. Then, inside, meron siyang kasamang free na jelly case na gray. Clear lang. And meron tayong dalawang ditong parang booklets. Meron tayong quick guide. And the other one is the information guide. And then, after that, yung phone na mismo, pero dito muna tayo sa mga accessories na kasama. So, meron tayo dito, of course, nung panundot. Ano ba tawag dito? Yan, para sa SIM card slot and then memory card slot. And then, meron tayong Type-C na cable. Yan. And then, yung kanyang power supply, which is Voke Fast Charge. Yan, so basically, yun lang naman yung box. Now, let's get into the phone itself. Yan yung kinuha ko and I don't know if you are seeing it properly sa camera. Meron siyang pa-holographic something na design sa kanyang likod. Yan, and you can see here sa bottom part yung Realme na logo nila. So, yan, basically, napaka-simple lang nung design niya. But for me, I super like it. Itong si Realme XT, meron siyang dalawang color variant, which is the pearl white. Ito yung kinuha ko. And then yung isa is yung pearl blue. For me, I went for the pearl white kasi parang mas bagay siya sa personality ko. Very feminine, very clean looking. And ewan ko, ang sarap niyang tingnan. I don't know how to explain it more, pero gusto ko siya, maganda siya. And yung pearl blue, same din, ganun din, maganda rin siya. Pero I think it's more for the guys. Pero siguro may mga girls din na gusto ng pearl blue. So, nasa sa inyo na lang, preference nyo kung anong color yung gusto ninyo. So, punta tayo sa dimensions itong si Realme XT. Meron siyang 6.25 by 2.96 by 0.34 inches. And it weighs 183 grams. When it comes to the build of the Realme XT, both back and then front, it's already made of Corning Gorilla Glass 5 with plastic frame. So ito, glass na po yung likod and then harap niya. So ibig sabihin, matibay na rin siya and hindi siya ganun kadaling ma-scratch. And then ito, yung frame niya, which is yung mga gray na part. Yan,
Mukha siyang metal, pero hindi. It's just made of plastic. Okay, so dito sa right side ni Redmi XT, makikita nyo yung power on, power off, or yung lock button. And then dito naman sa left side, makikita nyo yung volume button. And then sa taas niya is yung SIM and then yung memory card slot. By the way, Redmi XT is dual SIM din. Dito naman sa ilalim, makikita nyo yung speakers, yung Type-C cable slot, yung mic, and then yung jack para sa headset. Right, moving on sa display nito sa Redmi XT, isa to sa mga nagustuhan ko dito sa phone na to. Meron siyang 6.4 inches Super AMOLED Full HD Plus display with 1080 by 2340 pixel screen resolution and 19.5:9 aspect ratio. So dahil mahilig ako manood ng Netflix, ng YouTube, ganyan, sobrang gustong-gusto ko yung experience ko kapag nanonood dito sa Redmi XT. Kasi para sa akin, parang mas nagpa-pop yung color ng mga pinapanood and parang mas naging buhay na buhay siya tignan. And another thing is that si Redmi XT wala siyang button, pero kung makikita niyo sa ilalim, meron tayong tinatawag na in-display fingerprint scanner. Moving on sa platform naman niya. Operating system is Android 9 Pie, Color OS 6 Realme Edition. Chipset niya is Snapdragon 712 with 8GB RAM, CPU Octa-Core, and GPU Adreno 616. Okay, moving on sa memory, si Realme XT, isa lang yung variant na meron siya, which is yung 8GB ROM with 128GB na internal storage. So for me, okay na rin yung internal storage na 128 ha, kasi sobrang dami mo na ma-store doon. Plus, expandable pa siya, so just in case kulangin man kayo doon sa 128GB, pwede pa siyang i-expand kasi meron siyang memory card slot. Okay, next, ito talaga yung main feature or main highlight nitong si Redmi XT, is yung kanyang quad AI camera setup. So dito sa likod, makikita nyo yung apat na lenses. First, yung may yellow ring sa kanya, is yung 8 megapixel for ultra wide. Then yung 64 megapixel primary camera, 2 megapixel depth sensor, and 2 megapixel macro lens. Okay, moving on sa kanyang sound quality, sobrang okay siya. Ginagamit ko sa Spotify, sa Netflix, sa YouTube kapag nanonood ako. And malakas din yung parang pinaka-maximum na niya. Malakas, pero hindi sabog. So parang medyo buo pa rin yung sound na pinuproduce niya. Why? Because Redmi XT, Dolby Atmos na siya. Lastly, yung battery niya is 4,000 mAh, fast battery charging na 20 watts, plus yung kanyang power supply, it's Volt Flash Charge 3.0. Yun lang yun guys, yun na lahat ng information or basic na specs nito sa Realme XT na dapat ninyong malaman just in case you're also looking for a phone. So ito, nakuha ko siya sa Shopee for 15,659 pesos. Although meron ako mga vouchers na in-apply sa kanya, so parang naging free shipping. Tapos, ang maganda doon, meron akong nakuha na 3,000 plus na Shopee points na magagamit ko pambili next time sa mga next purchase ko kahit sa ibang shops pa. So, I'll put the link kung saan ko siya nakuha sa description box para ma-check na siya. So, yun lang yung video natin for today. Sana nakatulong ako sa inyo. Sana nag-enjoy din kayo sa panonood. If you did, please hit the like button and you might consider subscribing to this channel kung gusto niyo pa ako makita sa mga next videos ko. Yun lang. Thank you for watching, guys. Hope to see you on my next one. Bye! God bless you!